Ayan guys, nasa Apa Farms tayo, Mini Zoo. Ayan, ang tour guide natin. Anong pangalan mo, kuya? June po. Kuya June, ang tour guide natin. Kuya June. Ayan po, dito po meron po tayong makikita. Miniature cow. Kau dah sabi ni Kuya Jun. Sila po ay sa Australia. Ayun, ay Australia pa. Dito naman po ang ating Philippine deer. Kaya Philippine deer. Ating lalaki may sungay. Ito po ay Dubai. Sungay. Ayun, yun pala. Under po ang tawag sa kanila. Every year po ay natatanggal po sila ng pusa na kanila. Imported dyan Kuya Jun? Hindi po, local po. Ah, local lang. Philippine deer. Dito naman po, meron po tayong Brahman cow. Brahman cow. Sila po ay meat type po, malalaki po sila. Ang origin po niya is Netherlands po. Netherlands po. Wala tayong mga reptiles dito. Meron po sir, meron po. Dito naman po, meron po tayong gawin po natin. Ilang hektarya to Kuya John? 6 hectares po, pero hindi po natin na-maximize po lahat. Siguro mga 5 or 5.5. Ito naman po ang ating mga rabbit or bunny. Ayan, mga bunny. Bunny daw. Imported to Kuya John? Local po natin. Hello. Dito naman po, meron po tayong Holstein Jersey cow. Sila po yung dairy type, binagatasan po sila. Yan po, ang origin po nila is New Zealand, meron din po sa Germany. Yan po, pareha sila. Ang original po nilang breed, yung Holstein at iba po yung Jersey. Sila po ay nag-crossbreed lang, kaya tinatawag po namin silang Holstein Jersey. Ano yan Kuya Jun? Miniature horse yan. Ito po ay native horse lang po natin yan. Meron po tayo dito miniature horse. Ito naman po ang ating Toro breed horse. Sila po yung ginagamit sa racing. Laki no. Ayan po. Laki. Hindi po rin natin siyang gamitin sa horseback riding. Ito po yung ating micro miniature horse. Ito po, same lang po sila, micro miniature horse. Ano yan kayo dun? Yun po nga, anak na po siya nito, baby horse na po. Miniature horse. Bali. Po. Ano yan, bali anak na lang pala yan. Opo, 1.5 months po siya. Yun po yung kanyang nanay, yun po yung kanyang tatay. Dito naman pong farm, meron po tayong mga ducks. Yan po ay Philippine goose or gansa po natin. Ayan po. Gansa. Meron din po tayo dyan Peking duck. Meron din po tayong giant mallard duck. Kaya dyan, matagal ka na dito? 6 months pa lang po. Dito naman po, meron po tayong African Ghost. Siya po, kung tawagin po nila, ay Tulos. Ayan po.
Afrikaano. Imported dyan. Ang nila dyan sa ating goats dito ay mas malalaki po sila. Ang habitat po nila ay parehas lang po sa Pilipinas. Mga imported dyan ngayon. Yes, ito naman po yung ating albino carabao. Native lang po siya, dito local lang po siya sa atin. Pero madalang lang po yung magkasin po. Albino. Sir, si Jimar po, siya na po magtutuloy po sa pagtutuloy. Sige, salamat po. Enjoy po kayo. Sige, salamat po. Ito na yung panibagong tour guide natin. Si dito po ay area by area, Jmar po. Jmar, Kuya Jmar. Dito naman po meron tayong kumapapansin. Yan po yung bagong meron na DNR na pwede na extension ng tao. Ano ba yan? Tibig po. Tibig po ang tawag dito. Makasimata yan eh, no? Pero kadalasan po pala tandaan siya kapag yung tubig po is mababa ang pwesto. Nakakain niya? Oo daw. Ang dami sa Batangas niya. Oo, galing. Kika ko. Ayan, meron po tayong mga nasa labas din. Dito po meron tayong mga mammals. Ito po ay mga nocturnal o sa gabi ng active. Katulad po nito ang ating malayang civet. Meron din po tayo dito mga palawan bulkat. Ano yung parang musang? Mm-hmm. Musang nga yan. Sila naman po ay mga carnivores. Ito po yung isang pang sabit, bali dito nagmumula yung ating yung kape, yung pinakamahal. Yung mula sa kanilang doon may pinaprocess, yun po yun. Ito yung ating Asian palm sabit. Ano yan ko? Ano? Dito po yung tayo sa dito po meron na rin tayo mga nasa labas ng mga pika. Sila po yung national yung buntot po nila is ina-open kapag mating season, kapag ina-attract nila itong ating tihin. Parang nag-aano sila. Yan pala yun. Parang nag-aantay sila ng fertile. Yun naman pong buntot nila is taon din para ma-develop yung fully grown na ganito. Kapag sila po yung mga bata pa, yun, nasa isa pong cage. Dito po tayo, dali. Ito naman po isang uri ng ibon. Ano tawag dito? Silver pheasant po. Ayan, dyan, silver pheasant daw to. Kapag lalaki po ay ganito, mas mahaba yung buntot, mas makulay. Kapag kimi lang po, ito yung kulay po. May mga ba? Kapag ayan, dito po meron na tayong mga white peasant. White peasant. Ang white peasant po ay native siya dito sa Asia at sa China. Dito po naman sa kabilang side meron tayong mga bingala. Tatlong klase na po ang bingala dito. Meron tayong white, tsaka itong white, itong natural na kulay niya, meron ng white dito, tsaka yung pure. Dito naman po sir, meron tayong Philippine long-tailed macaw. Dito po sa mga 2 years ko lang. Ayan. Ito po yung marbled monitor lizard. Marbled monitor lizard po ay kadalasan kinakain na sinasabi yung mga nabubulat na o meron ng kamay. Ayan. Ito ba yung bayawak? Oo, bayawak po yan. Nakain ng bayawak. Ito, iguana. Ito naman pong ating iguana ay sila po ay mga herbivores. Kinakain nila is mga dahon at mga prutas. Dalawang klase po sila dito, meron na rin green at red iguana. Ito naman po ay gray monitor lizard, endemic po siya dito sa Pilipinas, sa Puligyo Island. Kinakain naman niya po ay mga hindi katulad niya sa ating marble monitor lizard, kumakain sila ng mga prutas.
Mahilig po niya kainin ang bunga ng pandan. Pandan Tagalog po yun. Anong kain niya everyday, daytime? Hindi naman po, hindi sila katulad po ng araw-araw na kinapakas. 4 days po. Ano yung mga reptiles sa'yo dyan? Oo, oh, dito po sa taas. Pero dito po meron tayo. Ah, nandito siya. Siya po ay Philippine Forest Turtle. Active po siya kapag umagang umaga tsaka sa gabi. Pero pag ganitong oras po, kadalasan tulog na mga mahinga. Tatlo po sila sa tubig ng iba. Ano to? May venomous area po tayo para magparami ng meron tayong may venomous snake dito. Meron. Ay, hindi po tayo nag-ano ngayon. Wala pa tayong space na dapat mapaglagyan, sir. Kasi talagang isinesettle pa po na maayos yan. Oh, laki yun. Burmese python. Burmese python. Yan ba yung si Bubble? Indian Burmese python. Tapos yung ating albino Burmese python. And ito yung mga color na madalas gamitin natin sa photoshoot. Okay, halaman natin po. Para kumain nato po, bagong kain siya kaya medyo may umbok ng kanyang. Ano pinapakain niya? Alive, sir. Manok 5 days cal, pwede tayo mag-apply din. Ano to, flamingo? Oh, flamingo yan, sir. Galing ah. Ito yung difference ng kanilang ano, yung lalaki. Sila pagka nagre-relax, sir, ay binibend nila yung kanilang paa. Wala pala tayong mga benimots na po. Tapos yung kasamahan nila ay call duck. Nakakapag-breed na rin kayo ng gano'n? Okay, dito. Halos, dito na halos lahat na breed yung ibang nakakapag-breed na rin pala dito. Nakakapag-breed na rin pala kayo dito. Dalawa lang ang flamingo niya dito. Opo, sana yan ay ma-breed natin dito later on. Flamingo nga dito. Ay highlight na mga decoration ng cold duck na rin. Yan. Tuloy na po tayo dito sa underwater. Pasok po tayo. Okay. Ang ganda, ang underwater. Dito tayo sa green. Giant shrimp. Meron tayong arwana. Meron tayong solid blue hibiscus. Tsaka yung ating widow tetra. Tapos black tetra. Oscar. Giant gurami. Tapos Mickey Mouse fish. Tapos green tiger. Sunset. Yung ating spotted catfish at flower horn, and then yung ating king kong parrot fish. Napagtalaan silang parrot dahil doon sa kanilang design sa kanilang parang pinakanoo taas nung kanilang